Nakakarinig ba kayo? Hindi na natin i-test talaga namin kayo kung ano, nanonood talaga kayo dito sa Kuya Nate page. Eh. Pero yun nga, welcome back on our second series for this One Esports Singapore Major Playoffs. Team Secret versus PSG LGD. Team Secret was able to force a game number 3 with that ES and then Puck na opening. Pero syempre, gusto kong pag-usapan yung draft natin dito, game number 3. But before that, syempre, shoutouts muna sa mga sponsors natin. Predator, Steel Series, syempre, Enervon Active. Parang naka-Enervon Active kanina yung Team Secret, diba? The Armory, and yun nga, PhoenixBet.com. Yan, nagbe-bet tayo. And hopefully, sana manalo tayo dun sa mga bets natin dyan. Lahat tayo may bet kanina eh. Pero eto, gusto ko kanina i-point yung first two bans kasi sobrang halaga ng first two bans dito talaga for Team Secret and LGD. Yung ano dito, yung LGD dito, first two bans nila would be IO and Enchantress. Yeah. Yung LGD naman binan nila dito, Death Prophet and then Team Verso. Mm. Do you think that's gonna happen again on this game number 3? Enchantress i-open na kaya ng LGD o ganun pa rin? Para sa akin yung ban, I think same pa din. Or depende lang kung sino yung first pick. Kasi ang madalas na mangyayari dyan is talaga may ma-open na isa. Kung hindi yung Puck, yung DP, diba? Or yung IO. Or isa doon talaga, automatic mapping. Ayun, pero so, wala na. Same pa din. Same pa rin. As is talaga. Pero mukhang mabilis yung yung sagutan dito ng PSG, LGD, and Team Secret on their drop. Puck again with the Team Secret. Do you think Earth Spirits gonna show up again on Team Secret? Dayan and Yamaguchi. Pwede. Hindi malabo. Para kahit papaano may solusyon sila dito sa Shadow Shaman. Mag-shackles na kasi yung Shadow Shaman na naka-stay lang siya into position eh. So, kumbaga, parang setup na yun for the rolling boulder din ng Team Secret. Plus, yun nga, first two bans ng PSG LGD, Enchantress IO, Earth Spirit. Of course, there's, ang bilis, ang bilis lang din talaga. Balit, as long as open yung Monkey King, talagang ipipick ng LGD yan. Ganyan naman talaga. And then, Shadow Shaman, alam natin, isa sa mga puhunan na position 4 talaga yan ng region nila, di ba? Na only PSG LGD yung gumagawa nan, pero baga go-to hero ng na support ng mga Chinese team. Pero Team Secret dito picking out again a Puck and Earth Spirit. Syempre, so, yung eto na nga mukhang binana nila ni Veno. Why do you think Veno yung talagang in-address nila? Pwede namang let's say hero ni Matu, Alke, pwede nilang iban 'yan. So why Veno? Para sa akin sa lane masakit. Yes, Veno. Kung hindi mo tatapatan yung dalawa, I think talagang iban mo na lang. Siguro kung para sa akin. Or, hindi, yun talaga yung pinaka-best choice nila. Or, ban nila, and ban nila yung mga Alke, Matumaman, and the LD. Kumbaga, yun yung mga pagkakasunod ng ban lang. Kaso may Ursa pa siya. Yun din yung pinaka-isa rin sa, na best na hero niya. And kailangan talaga nila magbigay or counterin nila. Yun lang ang pinaka-best. Sakit din sa, sa Monkey King, yung Venomancer. Isa kasi sa mga counters yan, kaya Monkey King, diba? Di mo gano'n masasulit yung Jingo mo. At saka, tingin ko plano kasi dito ng PSG LGD is to push towers. Eh, alam naman natin ang ginagawa lang ng Veno is lagi siyang pupunta sa isang lane na tingin niyang pinupush ng enemy team and babantayan niya. Kung magbabahayan niya yon, tanim lang ng tanim ng plague wards up until mapaalis niya yung enemy team. And yun yung ayaw ng PSG LGD kasi they do have the shaman na gusto nila makapag-take ng objectives as much as possible. Pero PSG LGD versus Team Secret, yan. Freeze ulit tayo. Ayan. Pero ano lang, selfie. Ano muna yan? Picture muna. Ayan, since naka-freeze yung screen natin dito, maghula na lang tayo. Ano sa tingin niyo yung third pick dito? Huwag na yung ban, yung third. Hindi na tayo magsusurprise pa dapat kami. Pero So, yun na nga. Tama-tama yung pagkaban nila. Isa, LD, Alke, diba? And almost same lang din naman talaga. On point. Kaso, I think yung Ursa, ma-open. Ursa na nga ba? Yung ipipick dito ng Team Secret? Windranger. Oh, wait lang, ha? So, Windranger for Team Secret. Do you think this is too early for Windranger na may reveal agad nila yung Windranger? Or on point pa rin for Team Secret? Windranger. Hindi...
ang madalas na nila, hindi ko alam kung sa paano lane na gagawin nila dyan. I'm really not sure. Off lane with your hammer, o ganun ba yung gusto nila, or i-force 5, or i-mid. Kasi post may pack kasi. Post 5, Wind Ranger for copy. Yeah. Mm-hmm. Pero ang ganda na kasi ng pack na mid against sa Ember. Diba, isang coin mo lang naman yan, automatic ka, kaya nang mamatay din ng Ember. Parang almost same lang din ng Void Spirit. Mm-hmm. Maybe Zai can play Wind Ranger. Yeah, yun nga. Yung mga Shackle sabay Meteor Hammer, I think. All goods lang din naman. Kaso lahat dito ng Team Secret halos single targeted. Yeah. So, think a problem yan for them later. Dami pa nang hold ng PSG, LGD. Mm. Actually, lahat sila may pang-hold dito for PSG, LGD. And that's gonna be a big problem for Team Secret. Lalo na kung puck yung hero mo dito. Mm. Pwede kang ma-chain disable dito. Especially kahinaan talaga ng isang puck. Either yung Lion or yung Shadow Shaman. But we'll see kung ano nga bang plano. Syempre, hindi naman magpipick ng Wind Ranger ang Team Secret without a plan. Yeah. This is still Poppy. Ito ang utak ng Team Secret. So, dapat handa pa rin sila sa ako anong pwedeng mangyari dito. But for PSG, LGD, anong sagot nila dito? And ano kaya yung iba ba nila na carry dito? Yeah. Na ka-partner ng Puck, Earth Spirit, and Wind Ranger? I think sa carry la lang yata. Yung last, ayun, pick nila dyan. Kasi carry, yan ang mukhang Phantom Assassin. Kasi ang next phase niyan is pwede na nila iban lahat ng mga pang-counter dyan kay Phantom, ano? Phantom Assassin. Phantom Assassin. Mm-hmm. So, like, heroes like, what? Hindi pwede si, ano, si Slaughter. Parang counter ba si Slaughter? I think hindi naman yata counter against sa PIP, ano yan, Phantom Assassin. So, Leviathan, Tidehunter, Tidehunter. Oh, yan mukhang aban na. And Sun King, hindi rin siya ganun ka, no? Well, may kaya niyan lumaban, yep. Mhm. Eh di siguro Viper tanggalin dito din ng Secret. Para hindi nga naman problema yung Phantom Assassin. But yun, nakalasot yung PA. Isang hero na kaya mag-out onto the Wukong's Command. And BKB ang magiging puhunan dito ng ni Matu. Hopefully lang for Matu ay mabigyan siya ng enough space. Kasi pwedeng relentless pressure din yung i-provide ng 4 heroes pa lang na nakikita na natin ngayon sa screen na draft ng PSG LGD. Do you think there's a possibility na mag-position 5 back pop ito? Kasi pwede nilang i-last pick pa yung ano, hero dito ni Nisha eh. Pero I think kasi etong pack siya, parang siya lang yata yung pinakamagandang mataas yung level and magbigay ng space doon kay Phantom Assassin. That's one point. Yeah. Kasi like Ember, ang coil mo nga lang sabi ko, and alam naman natin yung kapangyarihan ng coil na may Earth Spirit at sobrang lakas nila, di ba? And mabibreak agad. Pwede din to, pack na position 5. Kasi ginamit to ng Team Secret before sa Viking.gg. Yep, and, actually yun yung gusto ko ipoint eh. Pull off din naman to ng Team Secret. But tignan na nga natin kasi mid lane matchup naman. Either way, Puck or Wind Ranger, kaya naman tapatan yung Ember Spirit eh. That's actually true. Pero tignan natin yung last ban dito for Team Secret. Is this gonna be a Viper ban for Team Secret para maprotektahan nila yung Phantom Assassin or another tanky hero na magiging hassle para sa laning phase ng isang Phantom Assassin? Kasi kung titignan mo, kailangan talaga nilang alagaan yung Phantom Assassin and another tanky hero nga yung binan nila dito. On point ba yung pag-pick nila, pag-ban nila dito ng Underlord or matatakot sila sa Viper? Nanggal nila yung Viper. Yung sila yung nagtanggal nila. Pero Underlord, I think all goods na ban na sa Secret. And, diba, MPAC, ES, and WR, I think isang mga pit of malice lang yan. Na naka, or Yules, or Atos. Well, I think hindi yata makakawalan. Basta mag-go itong LGD. Actually, the Earth Spirit medyo hassle talaga sa isang pit of malice ng Underlord. So tanggalin mo yung possibility na mahihirapan mag-in and out etong mga heroes ng Team Secret kasi in and out talaga yung mga heroes sila dito, the Blink, Rolling Boulder, Illusory Orb. But tignan natin dahil malapit nang makumpleto yung hero composition dito ng Team Secret and ano nga ba yung kukumpleto, and that's gonna be Bane. Okay, so this is offlane Wind Ranger, right? Yeah, and then back, I think tas mid Wind Ranger sa mid parang hindi ganun ka lakas na hindi like a pack na may level na madaling mag-burst.
Mm-hmm. Either way, parang parehas din naman din kayang-kayang tumapat kay MK. Because Windranger does have the Windrun, mm-hmm. and then Pock does have the ability para maka-escape dito kay Monkey King. And hindi niya talaga mahahataw agad etong si Monkey King. Both are arranged. Pero tingnan natin kung ano nga bang sagot ng PSG LGD dito sa Bane. Si Bobby talaga yung mga pick niya na position 5 para sa sarili niya. Wala siyang pakialam kahit wala siya sa meta o hindi pinipick ng ibang hero as long as napu-pull off to ng Team Secret. That's what matters the most for them. But PSG LGD, what's their solution? How can they address this Bane and then Phantom Assassin na combo? Pwede pa yata silang mag-last pick ng Phoenix dito. Phoenix? Okay. Na 3. Kasi meron silang Elder Titan, meron silang, marami silang pang hold na hindi talaga mababarag yung egg neto ni Phoenix. Mm-hmm. Kaso, hindi, yung pinakamagandang nakikita ko. Yeah, pero, think sa teamfight, sobrang lakas nila, no? Di ba? Kayang-kaya nila lumaban. And the offlane. Maybe, Fangolier is still open. Good so, din yung Fangolier. Sobrang ganda rin siguro ng Fangolier kasi you have... So, okay, so Lycan. Okay. Offlane Lycan yata to. Isn't it too greedy or sakto lang? Tingin ko sa plano na meron yung PSG LGD. Yun talaga yung gusto nila eh. Pipick sila ng hero dito na mabilis sa pumush to complement yung Shadow Shaman na meron sila. Ang naisip ko nga na pick dito ng PSG LGD na pwede nilang kunin was Nature's Prophet. Mm-hmm. Pero etong Lycan, another hero rin naman kasi to na kumbaga mabilis mag-take ng objectives. And yun yung nakikita kong balak talaga ng PSG LGD. Secure lang to ng maaga yung game natin. Kasi ang kalaban nila dito is timing ng Phantom Assassin. Yup. And may Razor ba? Parang yung Razor hindi yata. Naban niya tanong. Actually, hindi ko lang din napansin kung ba yung ban? Razor. Hindi ban yung Razor? Razor is open? Or depending yung ito. Thank against you. Yan kaya PA or Windrider. Yep. May blink naman siya eh, makakawala nga rin. And Lycan lang din makakapag-farm. PAN Bane. Yeah, so ay nakakompleto na yung ating Team Secret versus PSG LGD again ang nakagawian natin. Game number 3. Balik best of 1 tayo. No. Team Secret versus PSG LGD. Kanino kayo dito, Diana? PSG LGD na ako dito, game number 3. No. Nagbinagawa na? Na, nagbago na. Ay, Shinkyu, ano Shinkyu? Doon na nga, LG na lang ulit ako. Ay! Shinkyu? Straight nag-react. Shinkyu? May nag-react dito. Pero, yun na nga, dahil excited na tayo makita kung ano ba magiging resulta nito ating game number 3. Who's gonna be on the lower bracket? And who's gonna be the one is gonna win? And in order for them to advance sa ating next round ng upper bracket, tingnan natin yan ngayon. And ibato na natin sa ating mga casters dito, Boss Alo and Shola. Take it away. And ayun na nga guys, nagbabay game kami. Number 3 Team Secret versus PSG LGD. Parang narinig ko na yun. Siyempre, tiyay malatiyay itong bakbakan natin guys. Team Secret nga po. NPSG LGD game number 3 guys. Sino mo sino magwawagi dito? Pinaasi lang. Pinaasi lang. Gusto pang manalo. Oo, feeling ko din. Bahala na kung sino 'yon. Basta pinaasi lang, gusto pang manalo guys. Eh na 'yun nga po no. Ito na po yung ating last game dito sa series natin. Yung matatalo rito eh malalaglag sa lower bracket at yung mananalo naman dito ay makakalaban ang EG, ang Evil Geniuses doon sa upper bracket finals and magse-secure ng at least third place dito sa tournament natin. Ay, bakit ba napaka-importante ng tournament natin? Eh syempre meron tayong DPC na inaantay ilan? 500 sa yung magka-champion. Pero dito naman sa 300. Kumbaga, pag nanalo sila dito, at least secured na sila na 400 points. Sarap. Medyo malaki na yun. Mukhang automatic TI na. No? Feeling ko kasi yung top 1, 2, pati yung 3, automatic TI na dito for this tournament. So, napakaling chance sa Evil Geniuses. No? Pati itong kung sino man yung manalo dito sa may dalawa nito. Pero si Shinkyu na naman, natagpuan dito, tinali sa punuan ni Zai. Zai offlane na Windranger po. Okay ha. And hindi siya makakapag-out naman siya rito. Pero si Zai ang delegado, napalalim
yung kanyang position in 1-4-1-3. Yes. Pero first blood natin ay nakuha ng Team Secret. And kita nyo naman, wala pang 2 minutes, may first blood na. Uy. Automatic yes yan. Yes yan. Nagtataya ka ba yun? Pero yan guys, PNXBet at gamitin nyo ang aming promo code na Lupon WXC. Kung may mga katanungan kayo guys, eh, PM lang kayo sa Kuya Nick page and may sasagot po sa inyo dyan. Paano bumili ng voucher? Paano mag-deposit? Paano mag-withdraw? Lahat po nandiyan. Mukhang ganado. Ganado. Heist. Ganado. Heist talaga. Pero tingnan natin ha, itong lineup at sobrang bilis nung makapapansin natin yung hero ay, dito na. Grabe naman to. Paano na-block tong gantong katindi yung block? Eh, syempre. Sobrang na-block mag-ilawa. Sobrang block naman yun. Pero bakbaka na agad sa baba. Oh, baksuntukan na nga po kaya dito. Eh, dako, ang delikado rito yung may killing spree. And matumbaman. Dako, siya po ay mayayari rin. One mukhang more? Easy kill. Ito din sinasabi natin, paano kung i-try lane sila rito ng PSG LGD, yung Team Secret din. Sobrang sakit pa. Nag-boots pa dito itong si Sync. Kita mo rin yung Elder Titan, ha? Naka-orb din siya ready. Ang taas ng damage. The deny. Tatlong deny po yung nakuha ron ng PSG LGD sa first wave pa lang. Wala, mahirapan sila diyan. At Phantom Assassin pa dito, yung kanilang kasama. So, ililipat nila dito yung Phantom Assassin. Eh, magkukusto nila na at least mag-1v1 na lang ito si Fate Bian, pati si Matutumba man sa may top lane. Tapos kami mag-tryline versus tryline sa may bottom. Mas malakas pa yung pill potential kasi si Ranger yan. Matumba man, ha? Missing some last hit dito sa early stage ng laro natin. Nothing to say versus Nisha on the mid lane pack versus Ember. Sino ang lalamang dito? Ember ako. Ember, no? Ember ako dyan. Kasi may rapat talaga si Nisha dito. More or mas mabilis din na makapag-deny. Nothing to say. Million. And then, yung kanyang flame guard din. May rapat din tamaan ng Lesore or pagaling nga mag-dota dito sa may kita. Pagaling nga mag-dota dyan. Okay. Yan natin na natin dito, guys. Pero feeling ko, ang lalagay nyo dito yung TC. Yung Siren Chain saka Slight of Fist. Yes. Pero suntukan na naman dito, Papi. Ito na nga. Gusto nyo na suntukan, napapalag naman daw. Biglang ako po nagkaroon dito ng damage ito si Innocence. Pero si Cinco, Delegado, Hex, will be committed on the Absorb. Pero Zayn nga, Innocence. One more right click. And nandito si Cinco to last it. Easy kill. For the side of PSG, LGD, and makakaligtas pa si Sinkyo dito mga sir. Tri-lane versus tri-lane. Ito rin discard dito. Habang yung Monkey King, nakaka-farm lang. Lane creeps lang ang kalaban. Tsaka ang ganda strategy nga na nag-boots siya. So, pwede niya agad na ma-micro. Kasi, dalawa naman yun. Ang let din ng range at Wind Ranger. Shackle shot pa yung una niya rin na ilagay. Kulang sila pa sa damage din. Totoo. And ayun na nga po, no? Kailangan nga ayusin ang Team Secret yung lane nila sa may bottom lane. Pressure na lang nila yung Monkey King imbis na nakipagsuntuhan sila rito. Pero ang ganda kasing ginagawa nung dalawang support talaga rito ng PSG LGD. Di pa siya kaya makapatay yung pa. Sige, suntukan tayo. Ang hina nyo sa lane, ha? Parang ready din dito itong LGD na ganito talaga yung lineup nila. Diba? While itong Secret, talagang in-adjust lang nila itong si Sai. Kung magkapatuloy ito, ha, baka bumalik yung dating bakbakan na tri-lane versus tri-lane. No meta, no? Tapos may solo-solo lane lang, no? Nakakamiss yung mga ganun. Nakakamiss yun, eh. Mga dapat ibalik nila yun. Dota 1 pa lang, ganun na yung meta, eh. Mga CM Kungka, Weaver, o SD Kungka, Undying, mga ganun, no? Talagang baksuntukan sa lane, yung baba ng level. Meron pa nga dati, Earthshaker, Asia Taparation. Saka CK. Oh? Mga ganun, no? Perfect combo nga. Dalawang stun na agad, no? Nakakamiss din kasi bakbakan talaga sa tri-lane, no? Sapakan na kagad yan. More on talaga yon. Parang iba yung hindi na nila nabalik. Saka masarap nun. Marami kang pwede sisihin. Dalawa. Kasi ngayon, isa na lang. Support na lang. Saka yung carry, magsisisiyan na sila eh. Pero diba? Aroon na, masisecure dito ni Cinco sa gitna. Mabilis siya gumalaw. Para press nyo na comment. Parang wala kaming comment section dito. Okay, and Matumba Man. Ito na may gust lang din for the side of Team Secret na si Matumba Man yung nag-farm. Pero nothing to say, nakulungan po siya rito. Slide of Peace gagamitin, pero hindi enough yun. And then may regeneration sa may bottom lane yun nga lang. Hindi makukuha ng pakto, kundi si Cinco pa yung makakadampot niyan. Oo, binabot na yan po nga niya eh. Wala na kukunin niya. Wala na, kinuha na. Sayang, no? At nauna din kasi na pumunta dito itong si Cinco dito sa may
tower sa may rune din kasi at alam din nila na nandun din yung obs nila at kita mo yung vision dito ng Team Secret na sa may taas and bottom lane na puro cliff lang talaga. Kung sakali may mag-TP, ready naman sila na to back up din. At eto pa rin lagi yung strategy ni Ame kapag mag lalasit talaga, sinisecure niya itong range creep para easy farm din. At bounty rune, tingnan natin kung makukuha ba ng secret or si Bane kukontest niya sa baba. Hindi, patay hata siya dyan, delikado. Pero ang daming palang deny nitong si Lycan, no? 15 deny and mapi. Map, naku. Wasak si Papi rito. Ganda nang uumpisa. Killing spree ng... kay Sinq guys, talo. Yung mga naka no killing spree, 10 minutes. Suntukan eh, tri-lane versus tri-lane eh. Ang ano din kasi yan eh, pati yung wolf niya, nakikidenay din. Kaya nahirapan talaga dito, itong si PA. And ito si Absor, ah, gumank na rin sa may taas, pero hindi ganun kalakas yung kill potential nila dyan. Ah, pero ang gusto nila patayin dito yung pack. Ito, si-shutdown nila si Nisha. Oh my god, Papi, naayos pa lang kaga dito. And tatalunan po siya rito si natin to say. Pero nandito ito si Absor, pati si Nisha, si Inkyo Delegado, Papi. Buhay pa naman siya dyan, napatulog yung scene natin to say. And Sinq, pero hindi, si Pac na lang daw ang kanilang huli, and Nisha is down. Pero nakakuha naman niya yung kill doon kay Sinq. And then Innocence, mayayari rin po siya, 2-for-1 exchange. Yun nga lang, mid lane, kapalit sa dalawang support. And ito nating to say, nakakuha pa ng double damage. Yes. Ang ano pa dito na konting ano na lang XP na lang, level 6 na si Pak eh. So Robin, kaya din dumidikit siya dun sa may creep kasi kung sakali mamatay, magle-level 6 siya eh. Fate ba yan? Ah, outplaying itong si ano? Si matumba man sa top lane. Kita yung denies nung ano, nung Lycan guys sa last hit ng ano, sa last hit ng PA. Oo. 17. And yung Monkey King, eh parang hindi nila napahirapan dito. Three games binigay yung MK. Hindi nila man lang binan. Kasi parang, ngayon kasi wala silang solusyon sa Monkey King. Kanina, may Venomancer na kaya na makapag-pressure. At ngayon, lalo, ang bilis na makapag-push ng tower dito ng LGD. Wala silang ano yun, pansabay yun. Ewan ko lang diba? Guys, ha? Tatlong lanes, talo sa side ng Team Secret in another deny. 19 denies po. Fate Bian. Pinatagtad ng deny. On this Lycan, Diyos ko, best. Di rin na siya makalabas dito. Wala. Kahit... sabi ko sa inyo. Makaka-acid. Pina-acid lang. Makikita ba natin caster prediction dyan? Heist. Kahapon pa, nag-live kami ni Kuya Nick. Tinanong niya ako. Kung may yoyolohan kayo, eto na yun. Yolohan nyo na to. Sinabi ko ganun. Wala eh. 3 games po, MK si Ame, yes po. Hindi po magsasawa yung mag-MK, guys. Kahit natalo silang game 2. Tsaka ano, yung pack ngayon, may panghold na sa kanila. Itong si Sinq. Kanina kasi, wala sila masyadong panghuli. Nag-first pick lang sila, Elder Titan, no? Wala tuloy sila panghuli sa pangalawa. Nagmirana pa sila. Eh ngayon, ayan, Shaman ni Sinq. Yes. Suntukan. Tsaka ano, maganda synergy siya kay Lycan. Lalo na pag may Serpent Ward siya, sila ay ka nakapag-prepare may buko na at Ame. Kita mo naman yung farm ni Ame. And ako, ito inaagawan pa ni Fate Bian yung pwedeng farming ng PA, oh. Dito na siya ngayon. And then gagalong lang si nating to say. Yes. Maganda rin yung start dito ng Ember Spirit. Naku po, kalungkutan for the side of Team Secret. Di ko alam kung paano babangon yung PA. Ganda pa niyan, eh. Wala, wala din tong ano, yung Magnus na pwede maging power sana sa'yo para makabawi o mas bumilis yung farm mo. Ang isa pa dyan, wala silang pamigil para sa Lycan. Kung i-hold siya ni ano ni Bane, kakainin siya ng Necro eh. Mm-hmm. Kaya siya patay ng mga Wolf and Necro. So, mamumroblema sila dyan mamaya. Yung pang-disable nila na Bane na pwedeng stun dito ni Elder Titan. Ang hirap ng ano laning phase dito ng ano LGD. Windranger going for top. Nakita din kasi nila dito na yung Shadow Shaman nagpakita sa lane. Mm-hmm. So, 5-6 guys. 1K kalamangan dito ng PSG LGD. Pakahay pa paano. Nagkakaroon ng space para sa kanya. Sa tingin ko, si Nisha na dapat gumalaw dito. Oo, pero natin Nisha to say na kay MP. Oo, pero ito nga natin to say, isang slide of searing chain niya lang to, pwede nang mag-go. Ang PSG LGD, kinumita ng Lycan yung kanyang ultimate dito, and Yapsor, pati ito si Zai. Oop, si Yapsor muna uunahin nila rito, pero natali. Ito, scene natin to say, Dream Coil, yun nga lang. Ano yung papalop nila dito? Wala. Wala.
eh, na, mababasagan yata sila ng tier 1 tower dito sa may top lane. Meron ng Necro 2. Ang Lycan. Oh, another tally. Pero si Hinkyu nasa may likuran lang. Ayan, Zai. Stun. Ayan na. Lumabas na rin si Hinkyu. Zai, delikado rito. Mamamatay siya. Fabian getting that kill. And then si Papi. Nasa sakal. Pero na-silence ito si Hinkyu. Makakaligtas si Nisha ron. Pero double kill para dito kay Fabian. Naghinahabol pa si Nisha ngayon. And pwede siyang habulin dito. Itong scene natin to say, mag-out, joint out, itong si Pac. Pero yung bounty, ha, hindi niya nakakuha doon. Tsaka kita mo naman na apat agad and pwede nila kunin agad yung tower sa may top lane. Three bounties yun. Walang magawa, no? Parang nauuna din kasi nag-gumank dito itong Ember Spirit, man. Matumbaman, kita-kita rito, eh. Nandito si Shinkyu. Oop, tinalo na. Na-slow dito walang si Matumbaman. May pantipi ba yung mga tropa rito? Itong si Matumbaman. Ayan nga po yung mga team secret. Pero nako, na-hex, nasakal. Oh, nakapag-blink out naman si Matumbaman and mabubuhay po siya doon. Nabol pa. And na-commit din na sa kanya yung Master Serpent Wards. Oo. At kita mo naman yung tipi, dalawa. Kailangan agad talaga protektahan yan. Mahirap. Tsaka hindi kasi siya agad na makakasabay. Kailangan niya pa agad na makapag-farm Battle Fury. Kailangan niya pa ng BKB dito. Or SNY, mga ganyan. SNY. Meanwhile, itong Monkey King ay going for Fury nga. Kunti na lang ang kanyang kailangan. At sobrang effective ni Monkey King dito. Hmm. Dahil stay lane lang siya, dyan lang siya. Talagang bugbog creeps lang muna. And Zai with the Boots of Trouble. Then Ember Spirit going for use Scepter naman. Yes, and then dalawa din kasi silence dito eh. Si Earth Spirit pati si Ipok eh. Walang makunat na hero para sa akin yung Team Secret na magpupronta sa kanila mamaya. Naku, kitang-kita po si Zai dito sa may top lane, and I think easy kill for the side of PSG LGD. Ang ganda ng galawan nila, no? Top and mid lang lagi. Huli ka. Okay, huli. Patulog. Zai. Kakainin mo so, ng mga... Ito, pinapatay ng sunog. Netong sin nating to say, an easy kill for this Ember. No? While itong si Monkey King, patuloy lang yung pag-farm yung kanyang Fury. Ito, hindi... Medyo malapit na. Hindi siya ganun kabilis na mag-online talaga like naka-alchemist, ha? Oh, lamang dito ng 2K guys, itong MK in terms of farming against doon sa may Phantom Assassin. And yung Fabian dito, wala pa rin sagot yung Team Secret sa pressure na pinoprovide nitong si Lycan. Necro 3 na. 12 minutes. Uy, and then ultimate kinamit agad dahil may bakbakan sa may gitna. Hey, cameraman, let's see. Yung sa may gitna, ayun na, patay itong si Absor. And then Sinky, magiging kapalit niyan. Pero nothing to say, yung magiging kapalit yata. Oh, natulog na ang tropa natin. And then si Matumbaman Zai will also fall. 4 heroes down the side ng Team Secret and ang nabuhay lang doon. Itong si Nisha. Uy. Mahirap din kasi labanan dito eh. Tsaka kung yung Lycan, wala sila pang pampatay. Elder Titan dito. Ang ganda na pang mga follow-up na stun niya. At another tower. First tower yata makukuha na dito ng LGD. Hindi nila madedepensahan ha. Yung PA sobrang hirap kasi wala siyang lane na mapag-farman so far. Kita mo, hindi rin makapag-provide ng space dito itong si Pac kasi ang bilis niya rin lagi na mamatay. And ito, Fury na si MK. Oh, mahuli pa si Nisha rito. Ah, mid ka pala. Huli ka, boy. Pero natali siya ron. Natali sa puro ng and mamamatay si Cynthia dito. Peperahin nila yung matumpaman. Pwede. Yun yung mga easy kill na kailangan gawin dito. Grabe naman, dumi-deny pa. So may mga alaga niyan, dalawa pa yung natin na ito. Thank you. Easy money din kasi. Pero tingnan natin, hindi sila ganun kabilis kumuha ng ito, kailangan tower, i-open nila to, yung top lane. Bahagal kasi nila. Kita mo, wala rin ano. Ito may Fury na si ano eh. Si Ami eh. Yaman, ang daming pang stocks. Oh? Oh, bam, boundless. Sarap. Ulalam. Si Fabian din, parang core na dito eh. Parang carry eh. Alos lahat yata ng lane dito na LGD, nanalo din eh. Tsaka yung gitna, di ba? Inalisan nila yung Ember Spirit dun. Kasi alam niya na hindi din agad na makakapag-rotate dito ito si Pac. Yule Scepter bubuhay ni Ember Spirit. Yules na nga siya rito. And yung bottom lane, patuloy na napupush out. Wala nang gustong dumipensa rito for the side of Team Secret. Yung top lane, kailangan ni pressure na ito si Zai. Kailangan magtuloy-tuloy. Kasi nakakatakot din dahil wala nagpapakitang hero sa mapa. Yes. Kita mo naman, oh, lahat nasa jungle. Mm. Dalawang support, yung offlane nila, MK, magpapakita sa may gitna. Ember Spirit yung perfect target dito. Pag na-coil, pwedeng mamatay.
And ayan na nga, i-coil na yata yan. Kinoil na nga coil po dito natin to say. Pwede si Paen to break yung coil. Enough ba yung magiging damage sila? Please. Yes po. Apat agad sila nandun. May killing spree para dito kay Nisha. Boots of Travel ba yun? Ah, Boots of Travel at Min Ranger. Boots of Travel siya para kung sakali may team fight, pwede siya agad pumunta. And mag-smoke out din naman itong PSG LGD. Gusto niyang ibawi yung namatay na Ember Spirit. Pwede pero naman. Sino ang kanila matatagpuan? Si Papi! Na nag-iisa. And yari ka, Captain Papi. Easy scout din kasi ng mga wolf niya eh. Kaya kita din yung position ni Papi doon. Pwede na lang i-take yung bottom tier 1 tower dito. Mid lane yata kailangan i-pressure ng Team Secret. Yes, pero wala, din naman, yung Ember. Dedepensahan agad. Titipihan ng Ember. Tsaka ano, ready yung Shadow Shaman din dumip kasi may Serpent Ward siya. Kung sakaling ano, pagpupush pa dito itong Team Secret. Wala kasing hero yung Team Secret na ano eh. Nakapagtutulog, matutulog. Na mabilis kumuha ng tower. Ang bagal nila tumake ng tower kahit talaga. Kahit na focus fire, hindi pa enough yung damage. Kanina pa dun sa may double, no? Yung Wind Ranger pati PA, hindi nila ma-push yung tower doon. Nakakatakot kasi baka matipian sila yari. At saka ano, ang bilis din kasi na bumakap dito ng ano, Shadow Shaman palagi. Oo, nakikita mo doon 15 minutes guys, 7k yung kalamangan dito. Ang ganda ng vision ng ano, LGD dito sa may triangle camp. Nakikita nila yung position dito ng Team Secret. Di nila didiward yun dito. Saktong-sakto. Ganun din yung wards placement ni Papi eh. Hindi ko alam kung madedoward sila yun o hindi. Ay, malib na. Malib. Isa sa pang-outer para kay Pak. Para dito kay Faith Bian. Sobrang yaman ng Lycan, guys. Parang siya yung carry, no? Kasi kita mo naman yung top lane nila, no? Hindi naman din. Katapat niya, PA. 1v1 lang talaga eh. Puro deny pa siya. Diba? Nako po. Huli rito. Itong si Nisha. Mamamatay yung Pak, guys. Bawal kang, ano, makawala dito. Ay! Yung mga tumaya sa Team Secret! Tumaya ako sa Team Secret. Ilan match winner na ito sa mga tropa nating nanonood dyan? 2.5 bata yung ano, yung LGD. 2.5 bata yung LGD. Guys, hindi kami bias kung kanino man. Kasi wala naman kami mapapala rito sa dalawa na to, di ba? Another tower na naman, no? Kanina, maganda yung laro ng LGD Game 1. LGD talaga yung pupuriin natin doon. Game 2, nanalo yung Secret. Finally, may Battle Fury na. Itong Phantom Assassin, pero wala na yung tower nila sa baba, oh. Mahirap kasi talaga ibawi ito. Yung PA, kita nyo naman yung PA. Pang ilan sa network yung PA dito. Oo, sobrang hirap. And pushing lineup yung PSG LGD. Yun, finally, nakuha sila ng tower. At saka yung tempo din kasi ng LGD dito, tuloy-tuloy eh. Ember Spirit din yung ano eh. Gank ng gank din eh. 2.5 daw, okay. May nakilaki din. Oh, pwede na. Aghanims na itong MK guys. Yaman. Lamang siya ng isang item dun sa may Phantom Assassin. Fury pa lang po si Matumbaman. Paano patatagalin ng Team Secret yung laban natin? Kasi kailangan nila mag-online itong PA na may BKB, Desolator, mag-critical ng 10 siguro, baka turnaround pa nila. Kumbaga, dapat makapitas sila ng paisa-isa na hero kasi malakas sila sa pitasan and may disable sila dito na Bane and Earth Spirit. Kailangan nila samahan siguro. Doon sila mag-play around sa mas malakas yung kill potential, especially pa. Oh, hindi pa natin nararamdaman dito yung si Papi sa kanyang bench elemental, no? Mahirap kasi kung ano, poprotectan pa. Nagulat din siguro lane. Sila. Nilabanan sila ng tri-lane burst, tri-lane ng PSG LGD. Hindi sila ready. Tapos binugbok sila, no? Alam niya nga yung LGD dito. Ang ganda ng ano nila eh. Start dito na LGD at easy Rosho. Kahit hindi mag-commit. Kanina, kung wala kung hindi siguro Alke yun, kaya din yung LGD. Diba? Talagang free farm lang yung Alke. Mayaman din si MK, pero ito natin to see na naman na coil, pero may use scepter yan. And takbuhan na for the side of Team Secret. Ito na si Fate Bian. Naging asong lobo na po. Nakahanap. And si Zai, ang kanya matatagpuan, tinumaan ng Bowler Strike. Saan ka pupunta Zai? And Zai is down. Mega kill para dito kay Fate Bian. Sabay, punta rito kay Papi. Mag-awards ka pa. Meron kami Necro 3. Dewards ka sa akin mamaya. And two heroes down the side ng Team Secret. My God. Sulit na ano eh, ng LGD na 4 versus 5 yung labanan eh. Yung Pak wala pa siya magawa kasi may malab dito ito si Lycan.
Team Secret struggling dito sa ating game number 3 na makahanap ng space para kay Matumbaman. Sipin nyo yan, oh, yung Ancients, guys. Kina-farm na rin dito ng PSG LGD and kailangan nag-give up yan itong si Matumbaman. Hindi niya kayang i-contest na kunin pa yon. Tsaka ganda ng vision dito ng ano, LGD. Kumbaga, kita nila kung magpa-farm dito itong si Phantom Assassin at pwede na. Iba na yung playstyle din ni Amer rito. Sobrang safe din niya mag-farm ngayon. Nag-farm lang siya doon sa may triangle niya. Tsaka ano, paikot-ikot lang talaga siya sa may neutral hanggang walang ganap. Patuloy yung farm, no? Patuloy lang. Farm-farm lang. And ito makakuha ng boundless ng bounty. Itong si Zai. Boundless strike will not committed by Monkey King. Yup, sir. May ispatan dito. Kanina pa siya, nagigigilid. And thank you. Plus, itong si Innocence, locking down si Yapsor. Papunta naman na si Nothing to Save Up. Ayan eh. Oh, another Hex. Pag gumalaw, 20. Wala, mahirap pa rin talaga ng mga tao sa mga TV. Kita mo, halos lahat ng lane dito sa side ng LGD, sa side ng Team Secret, kita ng LGD. The fall of Team EU, yun nga ba ang kwento dito sa tournament na ang ito? Ang matindi pa doon, nung nag-ano sa kanila, kung sakali galing pa sa wildcard. Kaya nga, nang matindi doon, hindi porket top 1 sa region or recta playoffs na, mas malakas na sa mga nasa wildcard na iba. Yung mga wildcard kasi, sila yung mga nag-init na. Kumbaga yan yung ano eh, sa gabi, yan yung mga Vibora Wild Dogs. Lumabas na, kumbaga ang dami ng pinagdaanan yan sa araw. Paggabi, tatahulan ka na. Diyos ko po, grabe. Ilan din naman yung nakakalaban na dito ng PSGLGD, di ba? Ilang series na sila rito kumpara mo sa pangalawang series pa lang ng Team Secret and hinahabol ngayon rito. Itong si Nisha. Oh, sa kabila cameraman, ayan na nga. Nisha, tumatakbo, coil. Iko-commit niya pero na-silence po siya rito. Normal siya ng mga chewables. Itong si Lycan, pero makapag-out pa rin naman. Itong si Nisha, baby. Wala, ang bagal din kasi dito. Tinan mo yung PA, o kailangan niya talaga ng laging plus one na kasama. At tower objective lang talaga itong LGD. Wala kaming pake kahit makapag-form ka. Basta nauubos namin yung mga tower mo. At next item dito ng itong Phantom Assassin. Yun, talaga mahirap guys sa tournament. Hindi natin pwede ngayon kasi sabihin na pinakamalakas ang EU dahil sa mga nakikita nating Dota nila nung nakakaraan. Pero kasi siyempre, yung meta nila yon, doon sa region na yon. Hindi natin alam, matindi pala yung bakbakan talaga, yung pagsasanay doon sa SA. Kita nyo naman, paano sila mag-Dota. And then, ito din yung Chinese China region, di ba? Batak na batak to, sino-sino ba mga kalaban ito? Mga Elephant, yung IG, yung Aster na may bobo ka. Wala. Ay, hindi, meron. Ano talaga, yung competition per region, masasabi natin maganda. Yes. Maganda para sa Chinese team. Hindi, pinatulog niya. Pinatulog niya, sabay TP out na lang siya muna. Ayun na nga lang. Ganun na lang din ang nangyayari para sa side ng Team Secret. Hindi sila nakakalabas ito para mag-perform. Kasi din talaga yung tournament na meron tayong pagbabasihan kung sinong team yung malakas talaga. Tsaka after ilang buwan din, di ba? Isang taon mahigit na wala tayong LAN event, guys. Chongqing Major yung last na LAN event, pero Zai, mauhuli na naman dito. Siya? Diyos ko po, parang tinatalo sila dahan-dahan, no? Kung ba may sugat na, okay, lalagyan muna natin alcohol. Bubuka ng bahagya, lalagyan ng lason. Para tapos na agad, no? Ang sakit, guys, no? Ayun, sa top lane, no? May mahuli na naman. Sabi na, Nisha. Bawal ka talaga mag-split push dahil may CQ, eh. Ano kaya nasa isip ngayon dito ng Team Secret, no? Ano kaya yung nasa isip nila? May Shadow Shaman din kasi na hindi siya pwede mag-split push agad. At ito nga yung sinasabi ko na walang mabilis sa tempo itong Team Secret, eh. Oo, hindi rin. Diba? Saka guys, hindi nila kaya sabayan yung hero. Hindi rin talaga, mahirap. Oh my God, grabe yung performance dito ng PSG LGD. Assault Kiras na. Diyos ko. Yaman. Di, Lycan talaga rito. Pre-lane sa umpisa pa lang eh. May double damage pa sa may bottom lane. Tsaka sila yung na-force na mag-adjust sa lineup dito ng LGD. Kita mo naman na kahit na binigay nila yung pack, okay lang. Okay na sa inyo na yung pack. Binigay yung MK. Binigay yung...
Hindi, yung kasi in game 2 nasolusyonan nila yung MK. Oo, pero kasi, Alchemist kasi sila noon, di ba? Ngayon kasi, ano yung solusyon nila dyan sa Monkey King? Saka Beno, yung Beno, di ba? Yung bossit na Beno. Oo, ang pwede pa dyan mamaya pag nag-aganims dito yung si Lycan, di ba? Kainin niya si Monkey King, no? Si gawing King. Ano? Gawing wolf? Wolf bite? 21k or 18k, 21-9 yung score natin. Team Secret, magta-try sila rito. Ito, nag-smoke yung tatlo. Papi, etong si Yapsor and Matumba Man. Tingnan natin kung saan sila patungo. Babunta sila sa bottom lane. Yes. Binabait nila etong si Nisha. Kaya ba nila patayin yan? Pero mukhang si PA yata muna makikita nila. Ay. Si Nisha, binabait nila Nisha, rito. Pero, oh, may hindi nila kaya. Wala. Grabe naman yung pag... Sobrang ingat nito nga PSG LGD and mag... Roshan. Wala pa, isang wala minuto. Pa. Matagal pa itong Roshan na to. Bottom lane, hindi nila kinuha yung outpost. Mm-hmm. Hindi nila kinuha ulit to 25 minutes na. At top lane na naman, dun naglalaro itong LGD sa vision nila eh. Oo, pa-top lane sila rito. Akala nila dito, nasa may bottom lane yung PSG LGD. May pero hindi, nagpakita si Ame. So mag-iingat itong si Zai. Mahuhuli si Papi dito. Papatayin na naman ang mga chewables. Itong si KPN. Oop, Matumba Man, pag na-lockdown ka dyan, easy ka lang, tulog kay Papi. Inuunti-unti siya eh, oh. Inuunti-unti siya patayin sa malayuan. Hindi nagko-commit dito masyado itong PSG LGD. Sobrang disiplinado din. Pero napilitang mag-second item BKB, yung Phantom Assassin. Hindi ko alam kung meron sila magiging damage mamaya. Ang ano niya, lalapitan na siya ng Lycan yun eh. Papurge siya lang siya, and paano siya lalapit dito sa Wukong's Command. At nothing to say, kita mo naman siya yung dumedepensa, pwede siya bumalik ulit sa teamfight, remnant lang, may haste na naman yung Lycan. BKB na dito, at ang hirap dahil kahit si Sai hindi nakakalabas ang base, oh. Mm-hmm, 20k na po yung kalamangan dito ng PSG LGD. 7-0-6 on Lycan. Yes. 3-0-4 dun sa MK. Hirap din sila. Hanggang dyan na lang talaga muna yung position dito ng Team Secret. At nabubuin dito ni PA, magde-divide na siya. Ito din mahirap guys pag all eyes on you dun sa tournament. No? Team Secret, kasi syempre sila yung sinasabing pinakamalakas dito sa tournament. Lahat paghahandaan sila. Yes. And pag natalo, ang sakit. Ang sakit sa puso. Hindi lang talo sa tournament, talo pa sa social media mamaya. Eh, ano pa naman sila? Angas pa naman nila, no? Parang lahat post. Binabarubal pa naman nila, no? OG lalo, parang lagi nilang binabara. Alliance. Oh, ngayon, nako po, medyo makakasigaw. Yoko muna. Makakasigaw yata itong Chinese team. Yung vision, no? Bawal lumabas talaga, eh. Yun yung advantage ngayon. Roshan, magkukomit pa ba sila dyan ng wards? Tingin ko, hindi na. Hindi na kailangan. Aegis dito kay Monkey King. Ang yaman ni Ame. Yaman na. Tino mo, sobrang may vanguard. Hindi magsasawa to, yung MK. Awakening charm. Ban kaya nila yung MK niya? Totoo. Kaso nga, di ba? Ma-open kasi din, ma-open. Eh, no? I.O. Na, yes, I.O. Or ano pa ba yung sinilap na? Timber. Binabana na Timber. Okay, Yapsor. TP out. Gumagawa na lang space yung mga support dito. Pero Age of the Immortal yung makakuha ron. Tsaka akala ko nga si Bane yung magiging sagot nila para na may pang-disable sila. Pero kasi kung ayun nga papatulugin ni Bane, kakainin lang siya ng mga wolf at yung negro eh. Kontrolado din ng LGD dito yung rune. Ako, hindi nila alam kung ano itatawag nila ngayon sa secret. Kung overrated daw ba o choker. Ako, ayaw ko sa inyo guys. Pero ito, si Matumba Man, BKB, thank you. Ang kalababa natin pero yung detection. Ayun, kakalablab lang dito. Thank you, mamatay. Ito na yata yung bawi. Nahinahanap ng Team Secret. Kailangan nilang maunahan yon si thank you. Yes. And wala din kasi dun yung ano eh. Wala din so, pa dun. So, sila... Wala rin ultimate pa dun. Itong Lycan, nag-sod sila rito. Alam nila, ito na yung kanilang... Window of opportunity na makabawi dito sa game natin. Kulang itong PSG LGD. At wala silang dream ko ilabay. At may ispata nila rito. Pero Matumba Man, wala na itong BKB. Pero the rest of Team Secret na first down kagad yung kanilang carry. And takbuhan na ito. Bahala na kayo. So yun na chinelas ko, sabi ni Papi. Pero hindi siya pinakawalan doon. Two heroes down the side ng Team Secret. Kahit tatlo lang yung LGD doon.
Iikutan sana nila eh. Pero ayun nga, masyadong umangat dito eto si Phantom Assassin. And alam niya na wala siyang BKB. Abyssal lang eh. Wala siyang pagbiblinkan eh. Bago lang din yung abyssal na ito ni Monkey King. Oh, kaya din nabigla siya. Naku po, Nisha na silence pa rito yun. Naku. Mistakes after mistakes. Bian, godlike para dito kay Fate. Bian, babasa natutuwa na dito si Shola. Ano? Ay, di, secret ka nga pala. Bobo ka. Last one. And LGD, kumakatok na dito sa pintuan ng Team Secret sa may gitna. Yapzor, may magagawa pa ba sila dito? Magic. Or patuloy na silang aangkinin ng China. Basag ang bottom lane. Top yung bottom lane naman yung magiging target nila dito. May Aegis of the Immortal pa ito si Monkey King. May Wukus kuman pa yan. May Wolf din dito itong si Fate Bian. Kaya delikado pa na lumaban dito itong Team Secret. At kita mo naman, ah hindi, magre-reset lang sila. Or pwede silang magano, mag peek back. China is back. No? China is back, guys. Kasi nakakaraan parang puro EU eh, di ba? Eto na yata, LGD is back. Kahit na ibang LGD to, pero kita niya naman. Upper bracket. Ay, ano? Wala yata sa player, guys. Uh-oh. Nasa organization. Grabe yung LGD, no? Ito po yung former e-home. Ay, na, nag-ulti na. Eh, nag-ulti na nga po dito. Innocence Delegado rito. Pero si Patumba man, hindi pa kagad siya nag-BKB doon. Na, okay. Na-cancel dito yung shackles. Eh, patay. Ito si Sinkyo. Pero wukos yung man. Sa may likuran, si Papi. TP out si Patumba man. Oh, TP out by Patumba man. Okay, yan ha. Nagja-juggle nila yung target dito. Eh, nakakaligtas sila. Pero Zai, with the BKB, kailangan niya na mag-out. Oo, kasi nahati din yung Team Fate dito. Inahabol din kasi ng Phantom Assassin, yung Elder Titan. Yung dalawang support. Dalawang support yung nakakuhuli doon, itong si Matumbaman. Oo, tsaka nagpop na rin kasi siya ng BKB. Pagkatapos na noon, kailangan niya na mag-back. Grabe naman. Tanong pa isa. Pero, abutin niyo ba yun? Abyssal. Ay! Oh, nandito si natin to say, wala siyang BKB dito, kailangan niya mag-blink out, pero wala siyang tropa dito, mga sir! Hindi, wala pang damage, wala pa silang MKB, kaya nag-miss chance pa sila. Okay, at least nabuhay siya ron. Nakakaba, for Matumba man, and Zai, nakakagawa pa rin naman ng paraan itong Team Secret, hindi pa tapos yung game natin, guys. Yes. Humihinga pa sila, pero maispatan dito si Zai, boundless strike, will not connect. Sidestep, pero thank you, nandito na rin sa may taas. Nagahabol sila rito, hindi alam ba ni Zai? Ayan, 1 second. Oh, patay, huli, itong Wind Ranger, tali! Wala oh, na, hindi na siya nakatali, nasa sure, kalsaron, ito si thank you. Yung TP niya rin kasi, uy, yung Dream Queen hindi nag-connect pero palakad-lakad dito itong si Innocence. Oo, oh, kahit sana support, no? Para hindi lang makompleto itong PSG LGD pero hindi nila nagawa yun. And Papi, huli ka, boy. Captain Papi, ako na lang ang kunin nyo. Wag lang si Matumba man. Mamamatay siya ron. Stable para din sa MK pero nagahabol pa rin. BKB, itong PSG LGD, BKB kanyang gagamitin. And pa-farming na lang niya rito yung mga alaga ni Fate Bian. Naku po. Bottom lane niya, pwede na lang tuloy. May Serpent Wards na naman. At meron pang na lang yata to. Aghanim Shard. And wala rin coil itong si Pak. Paano sila detepensa rito? Pwede lang sila. Tumalon yung Shadow Shaman dyan. Oo, and ito na yung ultimate yung Shadow Shaman. Talagang isi-secure lang nila na makuha yung rocks dito sa may bottom lane. Thank you. Op, nandito na rin yung Monkey King with a double damage, boundless strike lang, and abyssal! Mukhang mamapatay si Nisha pero na-force tap out! Patay pa rin si Nisha ron! Wala siyang buyback! Oh my god, 66 seconds down yung pack and nakuha na ng PSG LGD yung kanilang gusto rito. Monkey na Mega Crips and MK! MKB na! Oh, Monkey King's bar! Ang yaman ng Monkey King, wala talagang kaya na makapigil sa kanya. Dapat respect ban na lang talaga eh. Diba? Oh, parang mas nag-focus kasi sila na mag-ban ng hero ni Sinkyu. Then, di, inakuha na yung, inakuha na yung perspective eh, na, tawag dito, shaman eh. Ang hirap pa. Parang alam na nila na pagka-pick na shaman, alam naman na susunod. De, yung and cheese, Fate Bian cheese din kasi. Na Fate Bian na, ano, Lycan. Lycan eh, si Fate Bian din eh. Sobrang bumilis bigla yung tempo nung laro ng, ano, LGD, hindi talaga kaya sa bayan. Ngangat ngatin lahat ni Fate Bian to, guys. Yung lineup ng Team Secret dito. Kung gaano kabilis yung that Lycan last pick. Last pick, nagulat din sila eh. Hindi, at saka, ang katapat ni Lycan nun, si PA pa, na hindi din nabigyan ng magandang space. Nag-try lane man sila, pero kita mo yung form dito ni Zai. Sobrang hirap ni Zai.
Mm-hmm. Let's see, ano mangyayari guys? 32K yung kalamangan dito ng PSG LGD. May bigla na lang yan, papasok. Chinese Dota, best Dota nga ba? Ito na. Sa tournament na ito, yung mananalo rito guys, kakalabanin ng EG! EG, nako. Nararamdaman ko na yung post ng mga NA teams or NA personalities, sa sa Twitter. NA number one? Nako po. NA Chinese? EU? Question mark? See? Pool of noobs daw? Ayun, napadelete ng tweet. Ay! Uli si Kati Papi! Pinasok agad pero BKB pa yung matumaban. Thank you, kanya binabanatan dito pero Abyssal Blade! Oh my God, wala siya katulong dito! Matumaban! Wala... Nakapag-out. Naku, patay ang Team Secret. Ubus na naman po si Rodaibak. Ito si Captain Papi. Wala nang BKB. Ito si Matumbaban. Another disable para dito kay Shinkyu. Oh, pero yung shackle shot. Okay. Magkoconnecta sa dalawa. Pero may magagawa pa ba? Yapsor. Wala. Patay na rin. And GG. Itinawag na. Team Secret is down. Number one team in the world pala kayo. Kami. Sugatan na kami nung wildcard pa. Pumapalag hanggang group stage at ngayon, nasa upper bracket finals pa, PSG LGD will face Evil Geniuses bukas sa ating upper bracket match. Nako po, grabe yung ano nito, performance talaga ng ano. Dapat sinabayan na lang talaga nila yung galawan na ano eh, ng LGD. Parang Thunder Predator na, di ba? Na parang kung ganito yung galawan ng LGD, ganun din. Sa LGD kasi, ang bilis nila. Bumilis yung tempo dahil sa, like pick, sa last pick na Lycan. Hindi naman nila expect na magla-Lycan pick baga din. Early itong ano eh, PSG LGD. Nakita din kasi nila, ah, Monkey King na to. Hindi nila na-expect na mag-offlane pa si Fate Bian. Eh, si Fate Bian, nakapag-preform din, no? Mm-hmm. At so, tri-lane sila. Ayun na guys, alam ko, mas marami masasabi itong panel natin. Thank you! Ano? Congratulations, Shinkyu! Grabe ka naman, Shinkyu, doon! Easy predict! Pakita! Baka pwede pakita yung caster na nung dito, prediction, kasi na, naano lang ako eh. Baka, titingin, gusto ko lang naman makita lang naman, baka naman pwede lang. Yung caster, wala pa daw, bahala na kayo dyan, guys! So, thank you so much, Boss Alo and Shola, alam ko nag-enjoy kayo dun sa game natin. And, finally, Team Secret! Team Secret will finally fall into the hands of PSG LGD with a 2-1 score. Grabe naman dito. And feeling ko marami kayong nakita dun sa game natin. Parang sa akin kasi, yung game na yun, it just feels like yung Team Secret, parang they are just waiting for the end game. They are just waiting to finish yung larong yun for LGD. Parang nag-aantay lang sila doon, nag-aantay lang silang i-go, and sila, lagi lang silang pa-retreat, di ba? Parang ganun yung nararamdaman ko dito. And do you think Lycan last pick matters dito sa game number 3? I think yung Lycan, sobrang ganda ng impact na pinanan niya dyan sa pagka-pick sa kanya. Kasi wala, sa totoo lang, yung hero kasi ng Secret is wala naman talagang papatay sa mga ano chikiting neto ni Lycan. Like alam naman natin makapagbilis ng neto mga 10 minutes o 11 minutes na neto 3, 'di ba? Less than 15 minutes talaga, oo, no? So, and mabibigyan talaga ng space itong si Monkey King. And ang lakas din kasi ng ginawa nila, yung tin rally nila itong si Monkey. Yes. Tapos tinap nila itong si Lycan na katapat lang si PA, 'di ba? Parang wala yatang si Bane Elemental doon kasi parang pre-farm lang yung din dalawa. Nung aga din kasi ng lead na nakuha doon ng PSG LGD. Matutusin, 16 minutes into the game, 7K na yung lead na meron sila. Tapos, yung Phantom Assassin doon ng Team Secret naman, nakuha niya yung kanyang Battle Fury, 17 minutes. Eh, kumbaga, alam naman natin yung Phantom Assassin, hindi siya magsisettle for that one item lang. Yeah, diba? Of course. Kailangan niya pa ng more item. Yun nga lang kasi, dalawa na yung gumana sa PSG LGD. At natulungan pa, nung two cores na yon, yung MK at saka yung Lycan, yung Ember Spirit na mag-online palalo. Kasi Ember Spirit, ni nothing to say, medyo ano pa siya eh, di ba? Namamatay-matay pa siya nung una. Kumbaga, natulungan lang siya mag-online din ng MK and itong Lycan. At pare-parehas nung gumana, sabay-sabay yung three cores dito ng PSG LGD. At saka na-reach sila yung timing nila, which yun nga yung sinasabi natin kanina. Mm-hmm. Diba? Yung early timing na gusto ng PSG LGD and wag nang pag-onlinein pa yung PA. Yeah. But on point yung sinabi mo dito, Dayan. Pero one more thing na napansin ko dito. Do you think for Team Secret, Windranger pick hindi naging ganun kaganda sa kanila?
Or it's just that LGD is just too prepared para dun sa Lycan na last pick? I think nano lang siya dahil sa Lycan last pick. I think okay naman siya yung Windranger para sa akin. Eh kaso yung Lycan once na makapagano agad yun, Necro 3, di ba ma-purge lang siya. Eh, parang wala na yata ang Sylvie agad itong si WR. And puro sila single target. Yung pa yung pinakamasakit. Eh, paano nyo papatayin yung mga Lycan na naka-Necro 3 tapos naka-Aso rin yun, di ba yun sobrang bilis? Ishishidogi nga, hindi. The Wild Dogs of Vibora. Lumabas para, alam natin kung gaano kalakas talaga isang sa Aso yan para sa isang game natin dito. Pero syempre, tingnan natin yung match MVP. I feel like si ano talaga dapat eh. Si Fate Bian talaga dapat to. Pero tingnan natin kung sino nga ba yung ating MVP. And that would be, teka lang, hindi natin makita kung sino yung MVP natin. Kaya tingin nyo ba, hulaan nyo, sino yung ating MVP dito sa game? Lalo na kay Monkey King. Yep. Pero props for Ame, 3 games Monkey King, hindi siya nagsasawa dun sa Monkey King as long as open, as long as gumagana for PSG LGD. What?